Delightful Sabbath po muli sa inyong lahat at tayo po ay muli nga nagkasama-sama para tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Para maiba po ang ating pag-aaral ngayon, magkukwento muna ako ng isang nakakatawang kwento na tungkol sa aso. No? May isang lalaki raw na nadaan sa kwarto ng anak niya at narinig niyang nag-pray ito at nagre-request sa Diyos ng isang aso. Kaya nung narinig niya, maaga siyang gumising at nag-drive siya para humanap ng bilihan ng aso. Hindi siya nagpunta doon sa bayan kasi sa bayan, kabisado niya, na walang bilihan doon ng aso. Kaya punta siya sa bandang probinsya. So sa pag-drive niya, ay ninais niyang kumain muna, mag-almusal, hanggang sa nakakita siya ng isang restaurant na luma. No? At nag-park siya doon. At nagulat siya, may nakalagay na signage, no? For sale. Talking dog, na nagsasalitang aso. So tuwan-tuwa siya, sabi niya, ito na siguro yung katugunan ng panalangin ng anak ko, no? So sa ang ginawa niya ay pumasok agad siya sa loob ng restaurant at punta siya doon sa maaari. Sabi niya, totoo ba yung signage na meron kayong binebentang aso, ha? Oh, nandoon sa likod, puntahan mo, sabi niya. So dali-dali siya nagpunta roon at nakita niya isang malaking aso, no, Labrador. At nilapitan niya, sabi niya, ikaw ba yung nagsasalitang aso? Ako nga, sabi nung aso, no, medyo may kayabang ang pangsagot niya. At nagulat siya dahil nga nagsalita yung aso. Biro, magsalita yung aso, nagulat siya. So kinumpos niya yung sarili niya, sabi niya, paano ka natuto magsalita? Sabi niya, at bakit ka binibenta ng amo mo? Sabi nung aso, pinanganak na akong ganito, nakakapagsalita ako. Kaya para may pakinabang yung talent kong ito, pinakita ko, lobo, punta ako sa CIA, no? Para maging kagamit-gamit naman yung talent kong ito. At ginawa nila akong spy, no? At binigyan nila ako ng maraming assignment. Pinapunta ako sa iba't ibang mga bansa para mag-spy sa mga kalaban at sa aking pakikinig, kasi nga pupunta lang ako doon, tatabi ko sa mga kalaban at napapakinggan ko na yung mga plano nila at pinabibigay ko sa CIA yung mga naririnig ko. For 8 years ginawa ko yon at marami kong nasolve na mga problema ngayon, no? Nabigyan ko sila ng mga tip. Kaya binigyan ako, naka-receive ako ng maraming medals. At dahil tumatanda na rin, sabi niya, nag-resign din ako sa trabaho niyo sa CIA. At nag-apply na lang ako sa airport para maging undercover security. No? At doon, iikot-ikot lang ako. Tapos, pag may nakita akong mga suspicious character, yung mga mukhang masasama ang gagawin, balak, nilalapitan ko at pinakikinggan ko. At marami rin ako, sabi niya, na-solve na mga dealings na ginagawa nila. Binigyan din ako ng maraming medals doon. Pero ngayon nga, nakapag-asawa na ako at napakarami kong mga tuta, no, na kukulit-kulit. Kaya nag-retire na ako, sabi niya. So sa gulat yung lalaki sa kanyang napakinggan. Kaya nagdali-dali siya bumalik doon sa loob ng restaurant. Sabi niya, magkano mo ibinibenta yung aso na nagsasalita? Ayoko, sabi niya, yung aso nasa likod. $10 lang yon, sabi niya. $10? Para sa isang napakagaling magsalita ng aso? Sabi, bakit binibenta mo na napakamura? Yung aso yun, napakasinungaling. Lahat ng sinasabi niya, hindi totoo. No? Nandiyan lang naman yan, nakakulong dyan, hindi naman nakakaalis yan kung ano-ano ang sinasabi. No? So napakasinungaling, no? Sa oras na to po ay hindi ko naman kayo tuturuan kung paano makapagsalita ng English o Tagalog yung mga aso nyo, kundi siguro mamaya ay magagamit natin itong kwentong ito. So naalala ko po yung isang pag-aaral natin na natutunan natin na isang hari na si Belshazzar ay sabi nga who was tekel, oh, tinimbang ngunit kulang, no? At nagkulang siya sa isang
kabutihan, isang nagkulang siya ng katwiran sa kanyang buhay at siya ay sinintensyahan na mamatay. Right there and then, no? Nung kinagabihan yun, siya po ay pinatay ng mga kalaban. At meron din po na isang kwento, actually, tatlo po sila na na-sentence, no? Binigyan ng sentensya para mamatay. At yun po ang pag-aaralan natin sa hapon na ito, no? So, kung matatandaan nyo po, marirecall nyo yung chapter 1, yung tent of meeting o yung templo kung saan yun po yung lugar na nakakatagpo ng blessing ng mga tao at kung saan po yung lugar na si Hannah po ay nanalangin ng isang anak na lalaki at siya po ay tinugo naman ng Diyos, no? At pagdating sa chapter 2 na nakita natin sa ating pag-aaral na sa silo doon sa templong yon na temporary tabernacle nga ng Diyos ay parang naging kakaiba ang lugar na yon na pagkakaalam natin before, no? At napag-aralan natin na yung dalawang anak ni Eli na sila rin po ay mga chief priests ay ginagamit nila yung tabernacle o yung templo para sa kanilang wicked gain, no? Sa pansarili nilang anong gain? Ha? Gamit sa sarili para pakinabang yon. Not only were hindi lang sila nagnanakaw kundi nag-extort pa sila. Pinipilit nilang kunin yung mga meat na sa mga nagsasamba, nag-aalay na yung isasakripisyo sa Diyos ay kinukuha muna nila yung magagandang bahagi lalo na yung mga taba at gusto nilang ihaw kesa pakuluan. At hindi lang yun, nag-take advantage pa sila sa mga babae na naglilingkod sa Diyos sa pintuan ng templo, no? Sa silo. Yung lugar na kung saan blessing ang natatagpuan ng mga tao ay naging isang lugar ng kahihiyan, no? At yun po ay nakakalungkot isipin. Ang magagandang bagay po ay itong mga kamalian o yung kasalanan ay dumating po sa sukdulan at katapusan, no? Kaya naman sa 1 Samuel chapter 2 verses 27 to 29, ang Diyos po ay nagpadala ng mensahero, no? Imagine nyo, si Eli ay propeta, nagpadala pa ang Diyos na isang mensahero at sinabi sa verse 27, at naparoon ang isang lalaki ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sinasabi ng Panginoon, nagpakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkakaalipin sa sambahayan ni Paraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging saserdote ko, upang maghandog ng aking dambana, upang magsunog ng kamangyan, at upang magsuot ng epod sa harap ko? At binigyan ko ba ng sa sambahayan ng iyong ama ang lahat ng mga sahandog ng mga anak ni Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga ninyo hinahamak ang aking hain at ang aking handog na aking inuutos sa aking tahanan at iyong pinararangalan ng iyong mga anak ng higit kaysa sa akin upang kayo'y magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? So narito ang man of God, no? Dumating po. Wala tayong alam kung itong lalaking to kung saan galing. Bigla na lang siyang lumabas. Sa verse 27 ay sinabi lamang na ito ay man of God, no? Tao ng Diyos, no? At ibig sabihin po ng man of God ay propeta nung panahon ng Old Testament, no? So yung mga bagay na mga tungkol doon sa man of God na to ay hindi na ipakita o hindi sinabi dahil hindi naman siguro importante. Ang isang importante lang sa kanya na dapat nating malaman ay yung kanyang misyon. At meron tayong tatlong bagay, 3 important things to take away.
sa lesson na ating pag-aaralan. So yung first lesson no, we're going to take away is the word ignored, no? Hindi pansinin o hindi pinansin. So yung man of God, hindi siya pumunta para i-rebuke yung anak ni Eli na si Hophni at si Phinehas. Pumunta siya directly straight to Eli. Yung unknown man of God pumunta sa well-known man of God. Hindi lang si Eli yung tatay, kundi siya rin po yung superior na priest nung panahon na yun at national leader. Naalala niyo po si Gideon, si Samson, si Eli ay pare-pareho mga judge ng Israel, no? So itong mga anak ni Eli ay literally na hinamak ang mga sakripisyo, yung mga handog sa Diyos. At ni-rebuke naman ni Eli, pero inignore siya ng kanyang mga anak. Hindi siya pinansin. At kahit na hindi siya pinansin, alam niyang hindi siya inintindi ng kanyang anak. Alam niyang inignore siya ng mga anak niya. Hindi siya gumawa ng disciplinary action man lang, no? Hinayaan niyang magpatuloy ang ginagawa ng mga anak niya. Tinolerate niya ang kanyang mga anak. Bakit? Sabi, because he honored his sons more than God, no? Mas pinarangalan niya ang kanyang mga anak kaysa sa Diyos, no? Si Eli kasi ayaw niya ng mga anak niya ay ayawan siya, no? O magalit sa kanya. Kaya mas pinili niya ang anak niya, mas pinarangalan niya ang anak niya kaysa Diyos. Sabi sa Matthew 10:37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So, yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak, mas pinili niya na hindi niya bigyan ng halaga ang mga kautusan ng Diyos, no? Inignore niya ang kautusan ng Diyos. Inignore niya mismo ang Diyos, no? So, anong sinasabi doon sa Proverbs 1, verses 24 to 33, no? About ignoring God. Sabi po, but since you refuse to listen when I call, and no one pays attention when I stretch out my hand, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strikes you. I will mock when calamity strikes you, overtakes you. When calamity overtakes you like a storm. When disaster sweeps over you like a whirlwind. When distress and trouble overwhelm you. Then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurn my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. For the waywardness and of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm. So kung tayo po ay matalino, no? Mas pipiliin po natin ang makinig sa Diyos at mabuhay ng maayos, ng safe, no? Kesa iwan ng ating Diyos, no? So, paano ba natin mamahalin ng Diyos? Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy 6:5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. All means all, no? Pag sinabing all, lahat yon at walang matitira. So, God first before family yan, no? God's law first before self-will, no? Unahin natin yung kalooban ng Diyos kesa yung mga naisin lang natin sa buhay. Sabi pa sa Deuteronomy 10:12-13, and now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's command and decrees, no? So, to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, ang sabi ng Deuteronomy. So, dapat nating
huwag nating i-ignore ang mga naisin ng Diyos, ang kanyang kautusan, kung ano ang gusto ng Diyos, huwag nating i-ignore yun at bigyan natin ng kabuluhan or naisin nating sundin ang mga bagay nito. Sa pagpapatuloy po natin sa verse 30 to 34, ito po ang sinasabi. Kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinasabi nga ng iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin o hindi na ngayon, sabi niya. Sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at yaong mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan o ipapahiya ko, sabi. Narito ang mga araw na ay dumarating na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan at ang iyong at iyong mamasdan ang kadalamhatian ng iyong tahanan sa buong kayamanan na ibinigay ng Diyos sa Israel at mawawalan ng matanda sa iyong sambahayan magpakailanman at ang iyong at ang lalaki iyon na hindi ko ihiwal sa aking dambana ay magiging upang lunusin ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso at ang madlang mararagdag sa iyong sambahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan at itong magiging tanda sa iyo na darating sa iyong dalawang anak kay Ophni at Phinehas sa isang araw sila'y kapwa mamamatay, no? So sa yung second na lesson that we're going to take away is the word sentence, no? Sintensya o bibigyan ng kapurusahan, no? Nakita natin dito na itong pamilya ni Eli ay binigyan ng kapurusahan, sinentensyahan. So hindi lamang yung dalawang anak ni Eli ang nagnanakaw, no? Pati ito si hindi lang pagnanakaw ang ginagawa nila kasi, no? Na ng mga meat na pang-alay sa Diyos, sila po ay nagte-take advantage pa, no? Sa mga babae na naglilingkod sa templo. At si Eli, alam na alam ang mga bagay nito, bagamat sinaway niya, alam niyang hindi nagpasawa yung mga to, ay hinayaan niya. Ang sabi nga doon, nagpataba silang lahat. Ibig sabihin, pati siya ay nakinabang sa extortion na ginagawa ng mga anak niya. So, kapag ating inignore ang kautusan ng Diyos, ito po ay nangangahulugan ng disobedience, no? Disobeying God. At ang disobedience will surely not go unpunished, no? Hindi ito hahayaan ng Diyos na hindi mapaparasahan. Si Eli o yung dalawang anak ni Eli at siya mismo ay nag-ignore, no, ang ng mga kautusan ng Diyos. Hinamak nila ang sakripisyo at mga handog. At dahil dito, death sentence ang diniklara ng Diyos sa kanila na hinatid ng man of God. So, from time to time tayo po ay nagkakasala. At every time na tayo po ay nagkakasala, may corresponding na punishment yan. Huwag natin ignore ang mga ating mga kakulangan, no? Yung mga shortcomings natin, yung mga kasalanan ginagawa natin. Huwag natin ignore yan. Kailangan po natin gawin ay humingi ng tawad at mangako na hindi natin muli nang gagawin ang mga bagay nito. Huwag natin ignore ang ating mga kasalanan at magpatuloy sa pagkakasala na ating ginagawa. Alam nyo, pag pinagpatuloy natin ng mga kasalanan na yan, sa kabila ng mga pagtutuwid na ginagawa ng Diyos na ating naririnig sa mga nagtuturo sa atin, at pag hindi natin pinansin yon, ito po ay it might lead us to death, no? Baka kamatayan po ang sentensya sa atin ng Diyos at yung po ay nakakatakot, no? At alahalahanin po natin na hindi natin talaga mapipili ang consequences ng ating mga pinili, no? So, bago tayo dumating sa limit ng God's forgiveness, no? Maging maingat po tayo sa pagsunod ng mga kautusan ng Diyos. So, si Eli po ay guilty of honoring his sons, no?
above God. At hinayaan, dahil hinayaan niya itong magpatuloy sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Meron ba tayong sitwasyon sa mga buhay natin, sa ating pamilya o sa trabaho, na hinahayaan nating magpatuloy kahit alam natin ito ay mali o isang kasalanan sa harap ng Diyos? Kung merong man ganung bagay, tayo po ay nagigilty, no? Parang tinotolerate po natin sila sa paggawa ng masama. So, huwag natin pong ihayaan magkaroon ng ganun sa ating mga tahanan o sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, kundi dapat unahin natin ang Diyos, no? Laging ang Diyos bago ang lahat. Ang kanyang kautusan kaysa sa ating mga naisin sa buhay. At ito po ay magiging kaayusan ng ating buhay. So, sa pagtatapos ng ating istorya, ating pong basahin yung verse 35 to 36. At ako'y magbabangon para sa akin na isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa mga aking ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip, at ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis magpakailanman. At mangyayari na bawat isa na iwan sa iyong sambayan ay paparoon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay, at magsasabi, sinasamo ko sa iyong ilagay mo ako sa isa sa mga katungkulang pagkasaserdote upang makakain ako ng isang subong tinapay. So, ang Diyos po ay nagpadala ng mensahero, isang propeta rin, no? A man of God, kay Eli, para i-announce yung divine judgment niya dahil sa ungodly na ginagawa ng kanyang pamilya, no? So, nadamay pati yung mga descendants niya, no? Yung mga lahi nitong si Eli na sana'y nag-i-enjoy ng lasting service bilang priesthood, no? Pagiging pari nila. At ang nangyari nga ay naparusahan pa sila at nagkaroon ng kahiyahan sa kanilang pamilya. Naghirap sila at nangamatay yung iba. Sabi nga eh, nagsasamo sila, no? Makikiusap sila doon sa ilalagay ng Diyos na sila po ay gawin muling saserdote para makakain man lang ng tinapay. Ganun sila naghirap, no? So kahit na ang Diyos maaaring hayaan yung descendants ni Eli na magpatuloy sa pag ginagawa nilang function pagiging priest, hindi na ginawa ng Diyos yun dahil alam niya na ang pamilyang ito ay hindi marunong sumunod sa kanyang kalooban, ha? So ang ginawa ng Diyos, inalis mismo sa buong pamilya ni Eli at binigay niya ito sa ibang tao na mas karapat dapat na maglingkod sa kanya. So the third and last lesson that we're going to take away is the word solution, no? O kasagutan o kalutasan, no? Yung solution. So kapag ang Diyos po ay nagtanggal ng isang tao sa isang office, sa isang ministry, sigurado po yun na siya po ay maglalagay ng kapalit, no? Sa isang vacant position. At ang Diyos po lagi kasi ay may perfect plan, may perfect solution sa lahat ng problema na mangyayari. So, hindi dapat tayo maging complacent, no? O kampante sa ating mga buhay, no? Huwag natin isipin na, ay, importante ako sa ministry niya. Pag wala ako, walang mangyayari dyan, mabubuwag yung grupo na yan, no? So, huwag tayong ganun kasi makita natin dito na ang Diyos ay kayang magpalit at may solutions siya sa mga bagay-bagay. Huwag nating sabihin na kapag tayo nag-resign sa position ng Diyos, na position na meron tayo, kagaya ng
pagiging guro ng mga bata, eh wala nang makapagturo doon. At sa bagay na yun, tayo po ay nagkakamali. Huwag natin sasabihin na kapag di ka kumanta, wala nang kakanta sa loob ng simbahan. No? Huwag mong sabihin yun dahil ikaw ay nagkakamali. Ang Diyos kaya niyang magpalit, magbigay pa ng talento sa ibang mga tao upang umawit sa kanya. Kung ikaw po ay isang aso na nagsasalita, huwag kang, at ikaw po ay sinungaling at wala kang ginagawang mabuti sa iyong buhay, kahit ang owner mo o yung may-ari sa iyo ay kaya kang ibenta sa murang halaga. So, naipasok natin yung kwentong iyon. So, yung position ni Eli na bigrang high priest ay isang very important na position. Kaya lang, hindi siya naging maingat sa pagsunod at pagtupad ng mga naisin ng Diyos. Kaya, tinanggal naman siya at pinalitan siya ng Diyos, may solusyon ng Diyos sa bagay na yon, at pinalitan siya ng isang tao na mas karapat dapat, mas worthy, sabi nga. So kapag ang problema po ay lumabas, ang solusyon din ay darating, no? Alam niyo ang Diyos, before pa nga lumabas ang problema, nandiyan na agad ang solusyon, already available, no? At yun po ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ay solution giving God, no? So bukod sa mga bagay na to, ang Diyos din po ay may solution where kung sa tuwing tayo po ay may sinusurrender sa kanyang mga bagay-bagay, mga kasalanan o anumang mga ginagawa natin hindi maganda. So, kapag sinurrender natin ng isang bagay sa Diyos, kagaya ng kung ikaw ay may trabaho ng araw na Sabat, na tinanggal mo na yon dahil sa iyong pagsunod sa Diyos, minsan kasi yung iba ayaw gawin yun kasi iniisip nila sila ay magkukulang sa kanilang mga pangangailangan. Ang bagay na yun ay masasabi natin ikaw ay nagkakamali. Kapag ginawa mo yon, tinanggal mo at ginawa mong sumunod ka sa naisin ng Diyos, ang Diyos ay nakahanda na agad ang kanyang blessing sa iyo. Hindi ka pagkukulangin. No? Ang solusyon ng Diyos ay blessing sa bagay na iyong isusurrender sa kanya. So, pag sinurrender mo isang bagay, kagaya na lang yung time mo, imbis na nanonood ka ng mga K-dramas, naglalaro ng video games, o naubos yung oras mo sa pagbabrowse ng Facebook, no? Pag sinurrender mo yan at pinalitan mo ng pagbabasa ng Biblia, ay magugulat ka na ang Diyos ay magpapala sa iyo at gagawin niyang productive ang iyong oras, no? At yun nga ang ating Diyos, the solution giving God. So, huwag nating i-ignore o huwag nating isantabi ang kautusan ng Diyos, no? Lagi natin siyang uunahin. At itong mga bagay na to kasi ang kautusan ng Diyos ay para sa ating kabutihan, no? Kapag inignore natin ang kautusan ng Diyos at nagpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, darating po ang panahon na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng sentensya para dahil sa ating disobedience, no? At kung meron mang dumating ng mga problema, asahan po natin na may solusyon ng Diyos sa lahat ng ito. So, huwag po tayo magpakakampante at lagi tayo magtiwala sa kanya. Huwag tayo mag-alala kung ano man ang mga bagay na i-surrender natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay kaya magpalit ng mga bagay-bagay na nawawala sa atin. Mabuti man ang inalis natin o masama, ang Diyos ay magpapala sa bawat isa sa atin. So, yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyong lahat.